Nasa yang nama masyal sa tabi ilong sinamansing at pagong. Nang makikita sila ng nakabawal na puno ng saging. Kaibigan, itanim natin ito. Ang sabi ni pagong, magaling, hatiin natin ito. Akin ang mga dahon, iyon naman ang may mga uga. Ang natutuwang wika ni Matsing dahil alam niyang sa may dahon lumalabas ang bunga. Itinanim at tinalagaan ng magkaibigan ang kani-kanilang bahagi. Nabuhay ang tanim ni Pagong at namatay naman ang kay Matsing. Pagkipas ng mga buwan ay namunga ang tanim ni Pagong. Kaibigan, hinog na ang buwid ng saging. Akyatin mo at hati tayo sa prutas. Alok ni Pagong kay Matsing. Kayang-kaya ko yan! Nagmamadaling sagot ni Matsing na agad siyang umakyat. Nang malasahan ni Matsing ang tamis ng saging, ay kumuha pa siya ng isa, at ng isa pa. Kaibigan, bigyan mo naman ako. Gutom na ako. Nagmamakaawang sabi ni Pagong. Nagbingi-bingihan si Matsing sa pakiusap ni Pagong at nagpatuloy lamang sa pagkain. Nagalit si Pagong. Kumuha siya ng mga tinik. Itinusok niya ang mga ito palibot sa katawan ng saging at nagtago sa loob ng isang bao. Aray ko po! Ang sigaw ni Matsing nang matusok ng mga tinik pagbaba. Napuupo siya sa bao. Sumuot ang buntot niya sa butas nito. Aray ko po! Ang huling sigaw ni Matsing, hinanap niya kung ano ang kumagat sa kanyang buntot. Sinilip niya ang loob ng bao. Aha! Ikaw palang kumagat sa akin! Ang sigaw ni Matsing, sabay buhat kay Pagong. Iihawin kita! Banta ni Matsing. Mabuti at gaganda ang aking kulay. Sagot ni Pagong na nagtatapang-tapangan. Tatadtarin kita ng pino-pino! Sunod na banta ni Matsing. Ayos lang, darami ako. Nagmamalikip ang sagot ni Pagong. Nag-isip ng mabuti si Matsing. Lahat ng gusto niya para makaganti ay nakabubuti pa kay Pagong. Si Matsing at si Pagong. Ang mga pang-abay na pamaraan ay masayang namamasyal, nagmamadaling sagot, agad umakyat, nagmamakaawang sabi, nag-isip ng mabuti, nagmamalaki pang sagot, tatagtarin kita ng pinong-pino. Pang-abay na panlunan ay sa tabing ilog. Pang-abay na pamanahon ay paglipas ng mga buwan.